pinter time na narito ako sa Jeddah sa totoong buhay, sa totoong pangyari sa Jeddah sa buhay ko. Wala akong nabili kahit isang magandang damit dito sa Jeddah. Wala akong nabili kahit isang sapatos. Kasi ang nangyari sa akin... Hello guys, again, welcome back to my channel. And yes, you're still watching Sony TV on YouTube. So today, ayan, hello po sa lahat po ng mga kabayan po natin dyan all over the world. And today, we will be talking about life. I'm with my friend, Buboy. He came from Riyadh and he's been here for almost... 4 days now. So yeah, we were talking about life, and as you know, Buboy is working here in Saudi Arabia for almost 10 years. So, no, first time already sa Jeddah, ano ka? First time ko lang abroad. Yes. Yeah, at the same time, yun yung mga time na kabadong kabado ako kasi marami pa kawalan sa mundo sa akin sa airport na may mga kasama ko, may mga kabatch ako noon. Anong work mo noon, yung pagpasok mo dito? Pagpasok ko dito, inventory assistant, pero ang nangyari is just like, naging labor ako for 3 months. 3 months? And then yeah, after 3 months? After noon, sabi ko, kinakasip ko yung manager ko, sabi ko, hindi mabibigay yung position ko, uwi mo na ako ng Pilipinas kasi sabi ko, masyado mabigay yung promotion na client ko. Mm-hmm. So, binigay niya naman, pero parang all around pa rin ako. So, after that, how long you stayed in Jeddah? Stay lang ako ng 1 year, then after that, nag-design na ako. Nag-exit ako ng 2010, sakto 1 year ako sa company. Good thing they allow you to go exit after 1 year contract. Oo. Because usually, guys, usually ang kontrata namin dito sa Saudi Arabia is 2 years. But he's so lucky na parang grinan siya for after a year, 1 year contract, nagpaalam siya. Pinayayan siya mag-exit. Hindi ka ba nagbayad, ma'am? Wala naman. Nagkaroon din ako ng certification galing sa company. So, anong time na yun, first year mo rito sa Saudi Arabia, ano yung ano mo, paano mo siya hinandle? Kasi syempre, first time mo. Sanayin naman ako sa mabigat na trabaho kasi laking provincia ako. To the point na halos nangangayaw ako kasi talagang halos wala kami yung day off. At the same time, pag umabsent ka, magbabawasan ka ng isang araw, last 5 hours overtime na wala sa pasting po pagkayasin pasting. Mm-hmm. So, talagang... pagod ka sa trabaho, 12 hours duty ka pa per day, wala kang off, kahit Friday may trabaho ka. The overtime yun, pero siyempre, tao ka lang, kailangan mo ng pahinga. Is it okay to ask kung magkano yung salary mo that time? Oo, ang sakot ko is 1,203 basic salary plus 200 food allowance. Unfortunately, yung 200 food allowance is not enough para sa pagbayad ng monthly food namin. Kasi ang pero... ano naman kayo, diba? Housing na... Housing kami, pero ang nangyari kasi, pagbabayad ka sa mison, ang mison yung food, yung bibigyan ng food. Meron kaming mison doon, ang nangyari, tatlong beses ka na bibigyan ng pagkain sa isang araw, pero ang bibigyan mo monthly is 366 reals. Pero kahit mahirap yung buhay noon, at siyempre mapapa yung sahod ko, na-enjoy ko yung buhay ng Saudi Arabia kasi nga first time sa akin lahat. Kumbaga sa Pilipinas, may mga hesitation akong kumain sa mga restaurant, pumasok sa mga mall, huwag pumasok sa mall doon. Pero dito, ang ginagawa ko, kung ano yung gusto kong kainin, binibili ko. So parang na-enjoy ko lang yung buhay, wala akong inaasikaso o inaalala sa Pilipinas. Pero papadala naman ako. Pero mostly, na-enjoy ko yung buhay kahit hindi ako nakapasyon sa mga mall kasi wala talaga time. So sa pag-usapan natin yung pera, kasi of course, hindi lang naman na ikaw yung nakaka-experience ng ganong kaliitong tahod. Pero kung iisipin mo naman, that time, o kahit ngayon, laki ka na naman magkaroon ng sahod na 1,200 compared naman sa Pilipinas na wala ka naman talagang pinagkakakitaan, di ba? Pero kung meron man, hindi siya enough. Maganda yung trabaho ko sa Pilipinas actually. Oh, sabi mo, maganda naman yung trabaho mo sa Pilipinas. But what make you decide na parang it's time for you to work outside the Philippines ng pag wala akong plano mag-abroad kasi nga, siyempre maganda yung trabaho ko, maganda yung paligoy, international yung company ko, meron akong maganda yung benefits kasi employee ng kumpanya na yun. Ngayon, sabi ko parang nagsasama na ako sa trabaho ko, saan kaya mas maganda ka na. So, nag-try na ako, hindi ako nag-apply personally, kaya pasan ako ng resume ko. Then, suddenly, may tumawag kayo easy sa akin for final interview na. Sabi ko, paano for final interview, wala naman ako kina-apply. Sabi niya, nakuha namin yung resume ko sa ano, sa Jump Street, tsaka sa World of Drone. Tsaka at the same time, nagbasa ka rin sa amin ang resume mo, sa career. Sabi ko, ganun ba? So, unexpected yun kasi nga, wala akong experience.
Tapos yung kina-apply yung position is takot ako kasi medyo mataas. Ano ba ang position? Inventory assistant ko, inventory controller ako sa present job ko noon. Kaya lang, kasi mataas yung hiring at sa standard ng hiring sa PSA. Lalo pagdating sa educational attainment ko. Since high school graduate lang ako, ako mag-apply ako matataas na position. Yes, you've been here for almost 1 year that time. Yes. And kung susumahin mo na sa 2,700 yung kinikita niya. Yes. So for you, sa tingin mo, is it enough for you to stay here in the Saudi Arabia full time? Considering na maganda yung trabaho mo sa Pilipinas at pwede ka pang bumalik sa Pilipinas. Kung iisipin mo kasi yung kinabukasan mo, nakakapag-ipon ka rito. Unfortunately, yan, nakapag-ipon. Parang yun yung sabi ko nga, sa una pa lang, parang in-enjoy ko yung buhay ko rito sa Saudi Arabia na kung ano ba yung gusto ko, bibiling ko. Pero sa Jeddah, sa totoong buhay, sa totoong pangyari sa Jeddah sa buhay ko, wala akong nabili kahit isang magandang damit dito sa Jeddah. Wala akong nabili kahit isang sapatos. Kasi ang nangyari sa akin, parang naging may ko sa Jeddah. Which is bawal yan, guys, ha? Which is bawal talaga. Kung nakakapagpadala ko muna ako sa pamilya ko, kunti lang, yun lang. Pero hindi lang ako pilipin magpadala. Minsan nagpapadala ko, ganun. Pero ang totoo, wala talaga akong napili para sa sarili ko na kahit isang damit na maganda, kahit isang sapatos na maganda, kahit isang pantalon. Lahat na nabili ko dito sa Jeddah, sa Haraj at saka sa balat lang. Wherein, okay-okay lang lahat. Wherein, linawan na natin, yung Haraj kasi dito, ayun yung okay-okay. Oo. Yung mga second hand. Kahit sa balat, maraming okay-okay. Yung mga yan, second hand. Diba? Tingpa 5 reals lang, diba? Ganun lang yung mga nabibili ko damit. Talagang, kahit na nag-exit ako ng after 1 year, wala talaga akong talagang magandang damit o sapatos. Kahit anong gamit na maganda, na nabili ko sa Jeddah ng isang taon. Na hindi ako nakapasok ng mga mall. So, since na nakita mo yung difference nung life mo sa Jeddah and life mo sa Riyadh, so hopefully this time nakapag-ipon ka na. May nakita ka sa sahod mo? May nakikita ako sa sahod ko. Mm-hmm. Nakabili ka na ng damit, nakabili ka na ng shoes. Alam mo nung bago natin ako sa Riyadh, nung natanggap ng pagkalipat ko rin sa Riyadh ng galing Jeddah, ang una-una akong pinakilala sa sarili ko, sabi ko kailangan at least yun ay ako natanggap, at least by December makapagpag-package ako ng para sa pamilya ko. Nagawa ko yun. Nakapagbigay ako ng TV sa kapatid ko, sa dalawa sa tatlong kapatid ko, lahat sila nabigyan ko ng tatlong TV. Wow. Oo, nabigyan kayo tapos nagpapag-package ako. Talagang parang yung pinakagit ko, every salary, kailangan mag-gastos ako ng 200 to 300 na mga bagay-bagay na pwede ko mabili. Sabon, di ba? Maramura yan dito, mga ganyan. Powder o kaya yung bars o yung soup para sa ano, diba? Tapos shampoo, talagang pinagit ko na at least every pero meron ako. So lahat ng members ng family mo? Hindi lang members ng family ko ako, si Mabla. Malapit ako sa mga kagbuhay ko lang yung matatanda. Sa Bicol yan? Sa Bicol. Lahat sila meron. Pag magpapagay sa akin. So yun, siguro ito naman, on the lighter side, siguro nagtatanong kayo ano pang ginagawa ni Buboy dito sa Jeddah. After a year, maybe. Almost a year. Nandito siya sa Jeddah, and kahit ako nagulat, ano nga pang ginagawa ni Buboy dito sa Jeddah? O sige, para sa yung mga tagahanga dyan, lalala na sa mga nasa Taiwan dyan. Hello po sa mga nasa Taiwan dyan, and thank you for subscribing. Ano ang pangalan niya? Hi, Mian. Thank you. And please, pakikalat po itong YouTube na to para mas marami tayong subscriber dyan sa Taiwan. Hi, Han. Oh. Ex mo? Hindi ko pa siya ex. So bakit ka nga pala dito sa Jeddah? What made you decide na pumunta dito sa Jeddah? Marami akong gustong explore dito sa Jeddah. At same time, diba sabi mo, dapat pupunta tayo ng Neverland na hindi ka makamove on. Kasi nga, from 100 pictorials to 300 yung ticket, which is napaka-expensive. Eventually, nakapasok ako ng mall. First time ko yun. Pangalawa, nakapag-dining ako. Hindi naman total dining. Nakatikim ako, nakakain ako ng cakes sa Cheesecake Factory. First time ko rin yun. Ano ba isang first time ko dito? Ano ba? Nag-enjoy ako dun sa Kalapate. Hindi ko pa sinapopost sa Facebook ko. Yung Kalapate dito na parang alam na sa Milan, sa Paris. Hope na na-enjoy mo naman itong Jeddah. So, so far, na-enjoy ko naman. Kailan, syempre, pang unang araw pa rin natin, daming disappointment ka agad. Siguro ganun mo talaga yung life, di ba? Sometimes, they will give you something na alam mong nakakabusit. Pero at the end of the day, still be thankful for whatever that happens to you. Thank you, guys. Thank you for watching my vlog and pasensya na kasi... 5 o'clock na po!
kasi kami pa rin yung nakikita niya and yun lang kasi sinusunod ko lang yung mga moment na ganito kasi matatagal na naman kami magkita and hindi naman ganun kabilis at hindi naman ganun kamura papuntang Riyadh guys so kaya yun nag-iipon na ako ng maraming memories kasi dun lang yun lang yung meron tayo ngayon for the meantime. So ayun, thank you again and looking forward sa mga susunod pang uupo dyan sa pwestong yan. And sana magkaroon ulit ng mga kagaya nitong conversation with different people sa mga iba't ibang OFW. Kagaya mo, malay mo ikaw, makaupo rin dito at makapagkwentuhan tayo ng mga bagay-bagay sa buhay, sa pangarap mo. So looking forward to that na mangyari. Oh, at saka syempre, maganda rin yung napagkwento ka ng mga buhay-buhay mo. Minsan kasi kahit hindi mabigyan sa loob, gumagaan yung loob mo nun. Pag may nakakapag-share ka ng mga kwento mo na dinadala mo sa TV mo. Kasi minsan hindi mo naman kailangang sabihin na ito yung problema ko. Pero dahil nakakapanood ka na kagaya nito, nakakarinig ka, parang nakakarinig ka, diba, somehow. So yun, at least nakaka-inspire tayo ng mga tao na nakakapanood sa mga programa natin kagaya nito. Ayun na guys, so good night na and thank you for watching again to my vlog. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click that notification bell for you to be notified every time na meron tayong bagong vlog na i-popost sa aking YouTube channel. And yun, bye-bye na, it's time for us to eat na. Kumain ka na. Bye-bye, tuktok ko yung talent, pikit na yung mata.